Ayos sa mga biyahe, mayroon tayong interviewin at pinaka-pogi naming wiper mga biyahe. At namayos lang ako sa kwento niya mga biyahe dahil galing siya ng Inter-Island. And mawiwindang talaga kayo sa kwento niya mga biyahe. Kahit ako medyo nagulat sa kwento niya. Well, ito si Wiper dyan, pero hindi siya single mga biyahe. Anyway, ang kwento namin is from chip engineer, di ba? Yes, sa Inter-Island. Yes, so, chip engineer sa Inter-Island mga biyahe, doon ako na-amaze. Tapos pagsampa niya dito ay Wiper. Bakit mo piniling maging Wiper? O ano ba yung unang offer sa'yo ng company? Kasi from chip engineer to Wiper, medyo ano eh, di ba? Ibang kwento yun eh. So, bakit mo piniling maging Wiper? Mabigat na ano to. Pero anong una, pag-apply mo sa dito, anong offer sa'yo? Sa akin, ano talaga sa akin, sir, na pag-apply ko dito, oiler. Oiler, tapos sabi ko naman kay servera na, sir, kung pwede sana, gusto ko muna mag-wiper. So ikaw talagang may choice na mag-wiper? Oo, ako na ako, sir. Sabi kasi kay servera na gusto ko mag-wiper para naman sa panibagong, ano ba, sir, panimula ko dito sa OFWS Overseas, sir. So yun yung reason mo? Gusto mo magsimula talaga sa simula? Oo, kasi kung sa Inter-Island ako, tinanong ako, sir, naranasan ko lang galing ako sa Cavite hanggang naging oiler, hanggang naging chip engineer. Sawa na Diyos, na chip engineer ako sa Inter-Island, sir. Yun nga, doon nga ako na-amaze kasi from chip engineer ka, tapos pinili mong maging wiper dito sa international. Pero first time mo international? First time ko ngayon, sir. Pero ano yung reason mo talaga kung bakit mo mas pinili mong maging wiper? Ino-offer ka naman pala ng oiler. Pinili ko yung ano, sir, wiper. Yung rason ko talaga, isa is ay chip engineer ako doon, hindi naman sa inano yung lahat ng Inter-Island. Sabi, proud na naman ako sa Inter-Island, matagal ako. Siyempre, sir, matagal ako sa doon ka nagsimula. 8 years ako sa Inter-Island, sir, bago ako nag-overseas. Isa talagang rason na kung bakit, gusto kong muna i-familiarize lahat ng mga machineries dito sa malaking barko, sa international, gano'n, sir. Kasi may mga machineries dito na wala kayo sa Inter-Island. Tama, sir. So, mas pinili mo talagang magsimula sa simula . Na dito sa international. Oo, sir. Pero, tanong ko lang, hindi ba maano sa'yo na from chip engineer ka, ikaw yung boss dati, tapos ngayon ikaw yung mababa na rank dito sa engine room? Wala ka bang, may napipil ka ba na ano, or ano, may pagsisisi ka ba, or parang gano'n ba? Deep inside sa'yo, anong... Sa akin na naman, sir, wala namang ano, lang mga kasama ko dito, wala naman sila, hindi, wala namang awkward, hindi naman sila na-awkward sa akin, hindi rin ako na-awkward sa akin, kasi... Naka-pogi, no? Mga pogi. Pogi! Balbasarado! Lalo ay third engineer na ako, Ilocano. Ayun lang, sir, wala naman kasi... Normal lang. Tapos, ito kasi yung pangarap ko na. Ito kasi yung pangarap ko. Matagal na akong apply dyan sa Manila. Hindi binayaan ang Panginoon ng ano. Kaya grinab mo talaga yung opportunity na ito. Grinab mo yung opportunity ito na ngayon. Nandito na ako. Kaya... Pero tanong ko lang, ano ba yung style mo, ano yung naging ano mo, na parang... Kasi kung ako... Chip engineer ako dati, pagdating ko dito, wiper, medyo masasaktan din siguro ako, or ano. Paano mo na-overcome yun? Yun yung tamang word pala. Paano mo na-overcome? Na-overcome ko yun, yung mga isip na yung mga ganong, ano sir, yung ganong mga pangyayari na yun. Kasi, ano eh, yun na talaga sir na, ano, lack of machineries yung nasampahan ko, na-experience ko nasa chip engineer ako. Pero hindi ko naman din nandaw yung sarili ko sa chip engineer ako, tapos ngayon naging wiper. Masaya ako kasi at least alam ko na ano, step by step kung paano magdala ng tao. Yun talaga. Tapos isa na to sa achievement mo. Isa na. Kaya hindi mo na iniisip na chip engineer ka dati, tapos wiper. Tapos yung pagka-chip engineer ko naman sa Inter-Island, isang malaking karangalan na yun sa akin, sir. So, in short mga biyahe, masaya si Wiper kung nasaan man siya ngayon. Although naging bossing siya sa Inter-Island, naging chip engineer siya, kasi siya yung highest rank sa makina niya ni that time, di ba, sa Inter-Island. So, marami siyang kadete, may third engineer siya, may segundo siya. So, pagdating dito sa barko, naging wiper siya. Pero hindi yun naging adlang para maging tanggapin niya yung international kasi isa daw yun sa achievement niya yung kabiyahe. Anyway, thank you Wiper sa interview na to. So, sana na-inspire kayo sa kwento ni Wiper na kahit nagsimula sila sa Inter-Island. Meron kasing mga galing Inter-Island, hindi ko naman nilalahat, na porket ganito na yung position nila,
pagdating sa international, parang ayaw nilang tanggapin. So yung iba, hindi nakakasakay ng, I mean, hashtag choosy na lang, yung word na choosy. So anong may advice mo doon na, ano, pare, chief engineer ako sa Inter Island, tapos ayaw niya magtanggapin yung third, gusto niya, chief engineer din siya or primero. Anong masasabi mo? Masabi ko lang, talagang sa industriya natin, bawal yung pride. Tama, tama, tama. Kaya nga lang magsisiman ako dahil gusto kong makalabas. Gusto kong Ayaw mong may stuck lang doon sa Inter Island na ano. Oo, sir. Anyway, patapos na yung kontrata ni Wiper. And good news, mga biyahe, dahil may promotion po siya. Ay, so, yes, congrats, mga biyahe. So, nagbunga yung ano niya, mga biyahe. Pagsisikap niya at sakripisyo niya from chief engineer sa Inter Island to Wiper dito sa international. So, wala siyang inisip noon, kundi makapag-international lang at magkaroon ng experience. Well, anyway, nagbunga naman talaga at meron siyang recommendation at promotion ngayon. Good luck, Plugs! Baka sunod naming sama, third engineer na siya. Yay! Bye, man! See you on my next interview.